أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tagapaglikha. Ang kapayapaan at pagpapalaan ng Allah ay mapasahuling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga taong sumusunod. Gabay ito sa ating buhay ang Islam. Alhamdulillah mga kapatid, magandang araw sa mga kababayan at assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatirang Muslim. Ang ukol ng talakay natin dito ngayon ay nababatay sa malapit na darating na Valentino o Valentina. Ito ay tinatawag na Idul Hub. Kung meron sa labas ng pananampalatayang Islam na tinatawag na Idul Isa, yung kaarawan daw ni Jesus, yung December 25, ngayon naman may paparating na tinatawag na Idul Hub, yung tinatawag na Valentine's Day. Unang-una, ito po ay binigyan ng hatol sa mga ulama ng pananampalatayang Islam dahil ito ay hindi binigyan ng matibay na ebidensya mula sa dalawang source ng Islam. Ito ay Quran at saka Sunnah. Wala po itong aral dito na matatagpuan na sinabi ng mahal na propeta o di kaya sinabi ng Allah, kala Ta'ala o kala Rasul na mapahintulot sa atin ang Valentine's Day o Idul Hub na tinatawag. Ito ay buwan ng mga labas sa pananampalatayang Islam na ang kanilang gawain dito ay pagmamahalan sa araw na itong February 14 na tinatawag nilang Valentine's Day. At ang mahal na propeta ay mahigpit na nagbabawal dito dahil una sa sinabi niya sa isang hadith, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang sinuman ang gumagaya-gaya sa kanila ay katulad ka na rin sa kanila. So ibig sabihin ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam na gumaya sa mga gawain ng labas sa relihiyon. Kaya si Allah nagbibigay sa atin ng advice o mensahe, paalala, palatandaan na huwag tayong mabawian ng buhay unless nasa pananampalataya tayo sa Islam. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqwallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itong aya na ito ay maririnig natin palagi sa Jumaah bilang advice sa mga Muslim o paalaala na huwag niyong hayaang mamatay kayo na wala kayo sa pananampalatayang Islam. Kasi itong gawain na ito na Valentine's Day, ang paggaya sa kanila, ito ay pagiging kafir o kawalan ng pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat nga ay hindi ito binigyan niya ng aral na tayo ay mag-celebrate dyan o sumali dyan sa mga ganong mga gawain bagkus ito pa ay ipinagbabawal niya dahil ito ay haram sa atin. Bawal ang Valentine's Day o Idul Hub. Ngayon mga kapatid, kung mamatay tayo, paalala ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang dakilang aya na yan, na kapag mamatay tayo na hindi tayo Muslim, gumagaya tayo sa kanila, napabilang tayo sa mga hindi Muslim, kung bigyan lamang natin na nakahalintulad sa kanila, ang kanilang kamatayan ay pinapahirapan, samantalang tayo mga Muslim na kapag namatay tayo, meron tayong pamamaraan. Ang mga kapatid natin na pumanaw na ay kapag ang kanilang bangkay ay hatid sa libingan, una ito ay hindi pinapatagal, hindi ibababad. Hindi katulad ng ibang pananampalataya na pinapahirapan. Sa Islam, ang proseso kapag namatay, siya ay dalhin sa janasa, paliguan siya, at pag-ablusyon, pabanguhan, pagkatapos na balutin. Then pagkatapos ay dasalan siya sa masjid sa loob ng 24 hours. Kailangan na agad siyang ilibing. Hindi kailangan na pahirapan ang katawan ng taong namatay. Kaya nga minsan may patay na kapag sinugatan mo o di kaya ay gumagalaw sila kasi nasasaktan yung kanilang katawan. E katulad lamang yun dyan sa may morgue o di kaya dyan sa may yung may mga purinarya.
Janila dinadala ang mga patay ng labas sa pananampalatayang Islam. Sa makatuwid, yung mga hindi Muslim ay pinapahirapan nila ang patay nila dahil double murder. Tinanggal nila dito yung ano, dito yung liig, pagkatapos binutasan ng hati dahil tatanggalan nila ng laman loob. Tatanggalin ang laman loob pati yung ari, then itatapo nila doon at ang ipapalit doon ay cotton o di kaya kung anong lalagay nilang formalin para hindi daw maagnas ang kanilang katawan sa bangkay. At pagkatapos, ibababad nila ito dahil tatawagan pa nila ang kanilang mga kamag-anakan kung saan man nakatira ay papupuntahin nila para magkaroon ng lamay sa patay. At yung ibang labas sa pananampalatayang Islam, umabot sila sa 5 araw, isang linggo, yung iba pa ay isang buwan bago mailibing dahil inihintay pa yung mga kamag-anakan na sa malayong lugar. So binababad nila ang patay at pagkatapos ay hindi pa nila ilibing sa lupa kundi ilagay nila doon sa ibabaw ng kanilang lagayan na pamamaraan ng lagayan ng patay na nagkapatong-patong na ang kanilang nasa simento, hindi sa lupa. Kaya nga ito ay pahirapan sa kanila dahil kung pag-aralan natin mayroong isang nag-Muslim, ang edad niya ay nasa 24 anyos. Nung tinanong namin, bro, buhay pa ba yung nanay mo? Kasi isa ito sa napakaganda ng aral ng Islam, ang pagmamahal sa magulang. Sabi niya, brother, nakakalungkot, bago ako nag-Muslim ay patay na yung nanay ko. Tapos tinanong namin na, paano ang proseso sa paglibing, bro, ng yung nanay, bro? Sabi niya na kamakailan lang namatay pero nalibing siya na nilagay siya sa ano, sa morgue, dinala siya sa punerarya at doon binalsama. At pagkatapos, anong nangyari? Sabi niya, katulad ng proseso ng ginagawa nila na nilagyan ng formalin, lagyan ng ang utak, sinisipsip, tinatanggal ang utak, pinapalitan ng laman. At pagkatapos, lahat ng mga nakakaamoy sa katawan ng tao ay tinatanggal at itinatapon doon sa container. Ngayon, mga kapatid, tinanong namin siya, ilang taong ka na ngayon, brother? Sabi niya, 24 anyos. Sa 24 anyos mong edad na yan ay yung nanay mo na ang kanyang private parts, iniingatan niya nung nagbubuntis siya sa iyo, hindi niya pinapakita sa ibang tao. Hanggang lumaki ka, nagkaedad ka ng isang buwan, isang taon, dalawang taon, hanggang 24 anyos ka na ngayon, iniingatan niya ang kanyang private parts na hindi makita ng ibang tao. Subalit nung patay na ang nanay mo dahil sa labas sa pananampalatayang Islam, kung Muslim ka namatay, ang maghuhugas niyan ay ang mga kababaihan. Subalit ang naghugas doon ay 3 lalaki daw sabi niya. Sa purinarya may na-assign na 3 lalaki. So sino ang nagbutas doon ng kanyang liig ng nanay niya at ang bito ka tinatanggal kasi nga lalagyan ng formalin? Brother, sa 24 anyos mo, iniingatan ka ng nanay mo. Samantalang namatay ang nanay mo, ibang tao na ang nanay mo, kung pwede lang siyang mag-react na yung 3 katao nanonood sa kanyang private parts habang siya ay tinatanggalan ng laman at pagkatapos ay nilagay ang kanyang laman loob doon sa container at pagkatapos ay binalik sa iyo ang kanyang bangkay na wala ng laman loob, nilagyan na ng formalin. Brother, kawawa ang mga tao na namatay na wala sa pananampalatayang Islam dahil ang proseso nila ay iba. Doble ang patay na babayaran mo pa, gagastusan mo pa dahil lalagyan ng formalin. Mga kapatid, yung 24 years old na brother na pagkwentuan namin na yung nanay niya, iniingatan niya yung private parts niya. Pero nung namatay siya, ay nakita na ito ng mga hindi pamilya niya. Yung sign sa purinarya, yun ang nakakita sa private parts niya hanggang tinanggalan pa siya ng laman loob. So hindi iniingatan ang bangkay ng hindi mananampalataya sa Islam. Samantalang sa pananampalatayang Islam ay iniingatan. So mga kapatid, ito'y paalala lamang dahil kapag namatay tayo na inangkin natin na hindi tayo Muslim, iba ang proseso sa kanila at pinapahirapan nila. At mga kapatid, ang ating paksa ay itong Valentine's Day, marami dito ang nag-aaway, nagpapatayan at nagkalasing dahil sa araw na ito sa darating na after 3 days na lang, Valentine's Day na sa mga labas sa pananampalatayang Islam. So, doon sa lugar na kung saan maraming hindi mananampalataya, sila ay nagdiriwang, nagdisco, o ano pa man ang ginagawa nila at araw na yan, puno ang hotel. Kahit mga bata na nasa
minor de edad na nandun na sa hotel ngayon kasi sa Valentine's Day. Ganyan ang ginagawa nila, pagmamahalan sa puso hanggang kahit na hindi na nila nasusunod ang batas ng Diyos, kundi ang kanila lang batas sa pagnanasa na ang kanilang salaman, ang kanilang nasusunod. Kaya ito ay isang linlang na katuruan dahil ito ay pagsunod sa pagnanasa ng ating makamundong bagay. Kaya binibigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng paalala na huwag tayong mamatay na katulad nila, dahil sila ay hindi mananampalataya. Pinapahirapan nila ang kanilang sarili. Taon-taon nila ito sineselebrate kahit wala silang pera. Gumagawa sila ng paraan para lang magkaroon ng celebration ng ganyan, para ma-convince nila ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi naman nila maharam o hindi naman nila kasal. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mag-ingat po tayo sa mga hindi mananampalataya sa Allah, dahil ginagawa nilang mabuti ang masama, samantalang nakikita natin, nilalantad ng Allah sa atin ang mabuti at nilalantad din ni Allah sa atin ang masama. Kaya huwag tayong gumaya sa kanila para hindi tayo mapabilang sa kanila. Kaya ito ay bawal sa atin, kaya huwag natin itong tularan, huwag natin silang gayahin, at iwasan natin sila sapagkat walang ibang makapaggagabay sa kanila kundi tanging ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. At hanggang dito na lang, maraming salamat po. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.